Lumingon sa kanyang pinanggalingan si Pangulong Duterte matapos humarap sa higit 1,000 mayor sa Manila Hotel kahapon. Ibinigay niya ang suporta niya sa mga ito, pero nag-iwan din siya ng babala at syempre nakuhang magbiro. Narito ang report. 23 taong naging mayor ng Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pamumuno, nabago ang takbo ng lungsod mula sa dating puno ng problema hanggang sa isa sa mga pinakaprogresibo sa bansa at maging sa Asia. Kaya naman sa kanyang pagharap sa mga mayor sa General Assembly ng League of the Municipalities of the Philippines kagabi, muli niyang binahagi ang kanyang mga karanasan bilang alkalde at paniniwala niya nagsimula ang kaayusan ng bansa mula sa lokal na level. There never really be progress if your municipality is in turmoil, believe me. Tingnan mo ang Davao ngayon. You have been to Davao. I'm not saying it's paradise, but it has a share of the little of everything. Inamin din niya may mga krimen pa rin sa kanyang pinakamamahal na lungsod, pero dahil sa tinim niyang kultura ng pagiging mahigpit, malaki raw ang nabawas dito. Kaya naman hiling niya sa 1,400 mayor na dumalo. Gamitin ninyo ang pulis ninyo. They have the standing order that they must cooperate sa mga duly elected leaders of the country. Because yan ang sabi ng konstitusyon. Pero diniindi niya na huwag itong abusuhin. Nagpaalala siya sa mga tiwaling mayor at iba pang local officials. Dahil kung sa local level nag-uumpisa ang kaayusan ng bansa, dito rin daw nag-uumpisa ang korupsyon. Marami pa rin daw mayor at barangay officials ang sangkot sa ilegal na droga. Bit-bit pa niya ang drug list sa okasyon. Mukhang nakita ko yung pangalan ninyo. Hindi dito, sa attendance. Dito, huwag kayong ma-insulto ha. Trabaho ko to eh. It is my sworn duty. Meron dito mga municipal mayors. So, kasi nandito ka naman, por respeto, hindi mo na kita patayin. Pero huwag kayong magkumpiyansa sa akin. Hindi rin naiwasan ng Pangulo na magbiro tungkol sa pagiging pabling umano ng mga mayor. Ang barangay Captain Pangya, o isa lang. Mayor na, dalawa, tatlo. Mayor sa kama. Gayunpaman, malaki pa rin ang tiwala niya sa mga mayor, lalo dito rin siya nang galing. Kayo, municipal mayors, you deserve to be there. In Malacanang, anybody can dream. I was also dreaming, pero yung bata pa ako. At ang panawagan at paniniguro niya. Tulungan ninyo ako kasi Pilipino ito ang nakataya dito. Kasi anong yaw-yaw ninyo, for as long as I am here, and for as long as I am tasked to protect the Filipino, I will do it. Maraming salamat. Umaksyon, Jenny Dongon, News 4.